Nagtanghal at nagsama-sama sa isang makasaysay musical grand event sa San Jose del Monte, Bulacan, ang aktor na si Paul Salas, ang singer-actor na si Darren Espanto, ang dancer, actress at singer na si AC Bonifacio at ang actress na si Jillian Ward. Kasama rin sa mga nagbigay ng entertainment sa crowd ang singer na si JM Balles at ang host ng gabing iyon ay si Robbie Domingo. Proud naman ang ilan sa kanila na naging bahagi ng kasaysayang ito ng San Jose del Monte, Bulacan, kaya totoong pinaghandaan nila ito. Lagi kong paghahanda unang-una stretching. Stretching ako. Tapos yung kanta ko na lagi ko naman ginagawa, lagi kong kinakanta kahit papunta, kahit sa kotse. Para focus ko na lang pagdating ko sa stage, yung mapasaya yung mga tao. Super happy kasi sinasabi ko nga po ito parati na ang tagal po nag-pandemic. So, nakakatuwa lang po na nakaka-interact po ulit kami kasama yung mga supporters po namin. So, na-excite po kami na ko. Nagpakitang gilas din ang ilang lokal na talento ng Bulacan dahil may dance groups rin ang nagpakita ng kanilang galing sa pagsayaw ng modern or cultural dance number. Nagkaroon din ng fashion shows kung saan rumampa ang ilan sa mga kilalang ramp models ngayon. Dito ay inilantad at inirampa nila ang mga magagarbo at nagagandahang mga likha ni na jewelry designer Arnel Papa at fashion designers Vinya Romero and Francis Libira. Ito, nag-create kami ng collection. Ginawa namin more on the pastel colors. Tapos may ginawa kaming drama for the opening. I'm known for couture. So puro embellish siya, beaded, all formal wear. So more of like couture clothes. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod, isa ang turismo sa target nilang palakasin ngayong sinisikap ng lungsod ng San Jose del Monte na maging highly urbanized city na. A festival really boosts the tourism industry in a particular place. So it's our way to really tell the world na buhay ang turismo sa lungsod ng San Jose del Monte. Not only yung sining ng turismo, buhay ang sining at kultura, yes, ng buong San Jose del Monte. So proud na proud kami na gagawin namin ito. So after the pandemic, ay talagang binigyan ng buhay, bibigyan ng kulay. Tayo ang lungsod ngayon ay talagang tuloy-tuloy ang pag-angat, kaya nga we are the rising city. Pero mas magiging rising city ito pag highly urbanized city na, because alam naman natin na tayo ay kwalipikado na maging highly urbanized because of the population. At pagka lumalaki ang populasyon, ibig sabihin lumalaki ang pangangailangan. Sinisikap din nila na punuin ng mga musical festival ang kanilang mga aktibidad upang ipakita ang pagmamalasakit at suporta ng lungsod sa OPM o Original Pinoy Music. Kakaibang level ulit ngayon, ano? Kasi since we're opening our doors for the economy, talagang mas binuksa namin, mas bongga, mas maraming activities. Of course, even our mga SMEs ay katulong namin sa pagbubukas ng ekonomiya.